guys, may update lang tayo para sa akin at para kay baby. So ngayon, 36 weeks na ako at syempre, palapit na tayo ng palapit. Praying for normal and safe delivery syempre para kay baby, good health sa akin, good health kay baby at syempre good health din kay daddy. So guys, for today's video, ikikwento ko lang sa inyo yung pinakakinakatakutan kong nangyari sa akin last time. Syempre, as a first time mom, talagang andun yung kakabahan tayo, di ba? Kasi gusto natin safe lagi si baby, lalo na nandito sila sa loob ng tiyan natin. So, July 29, yung last na nagpa-ultrasound ako, dun mismo sa clinic ko. So, nung time na yun, guys, sobrang natakot ako kasi nung time na yun, sobrang tigas ng tiyan ko. Actually, sa akin, akala ko normal sa akin yun eh, yung laging tumitigas tiyan ko, alam din ni daddy yan. So, as in, after ko kumain or before pa lang ako kumain, kahit hindi ako makain. So, sinabi dun sa OB ko, ay sinabi dun sa ultrasound ko na hindi pala normal daw ang laging tumitigas yung tiyan. Unless kung nagli-labor ka na, diba, titigas talaga tiyan mo. So, kung familiar kayo sa Brixton ba yun? Brixton Hicks contraction. So, feel ko yun yung nangyari sa akin. Kasi, andun pa, may mapakita ko clip sa inyo, ito yung ginawa sa akin. So, ayun guys, yung ginawa sa akin. Nakita niyo naman. Chine-check doon ata yung heartbeat ni baby, yung heart rate niya. Kasi, habang inu-ultrasound ako, like, binibel na talaga yung tummy ko nun, guys. Hindi pa rin talaga gumagalaw si baby. Like, kumain naman kami nun after, hindi talaga siya gumagalaw. Tapos, sobrang tigas lang ng tiyan ko. Napansin na nila yun. And nung time na yun, nasa ano pa lang ako, 34 weeks. Syempre, guys, kahit sinong mommies, di ba? Ayaw natin na mag-preterm labor tayo, like manganak tayo ng maaga, manganak tayo ng advance. Kasi syempre guys, bukod sa hindi safe din si baby, syempre sa atin hindi rin safe at nakakaawa si baby ng ganun sobra. As in, so lahat tayo, gusto ng mga mommies, gusto natin syempre diba, mabuo ni baby yung week para lahat ng developing lungs niya, heart niya, ay maging okay lahat. So guys, after nun, so back to story tayo. After nun guys, nung time na, syempre ako, first time mam lang ako, like, andun pa yung kaba ko na hala, but feel ko mag-preterm labor ako kasi yun na nga, chinek na ako. Dinalagad ako sa room 2 para yun nga, i-check yung, nakita nyo kanina na heartbeat ni baby. Tapos may nakita daw kasing contraction sa tiyan ko. Syempre kinakabahan na ako nung binibel na si baby, may nakita pa contractions, tas hindi pa talaga siya gumagalaw, ang tigas-tigas pa ng tiyan ko, naghalo-halo na talaga yung takot ko nung time na yon. Hi guys, so now, dito kami sa Hello Baby, sa may Fisher Mall po guys. So magpapa 4D ulit si mami. Ay, 4D ba? Pati measurement kay baby, kung gaano siya kalaki, kung gaano siya kabigat. Kaya makikita namin. At update guys, kabuanan na ni mami ngayon. So 2 weeks, 3 weeks na lang, mga anak na po siya guys. So malapit na namin makakasama si Adalia. Guys, may lobby. So guys, update na lang namin kayo mamaya pag nasa loob na kami. Let's go. Okay po. Ako baby, na ba yun? Oo. Ayan, nga, pinabunad ko. Guys, kakauwi lang namin ni Daddy. Galing kaming Hello Baby Ultrasound kasi doon din ako nagpapa-ultrasound pag 4D talaga. So sa 2D chinet din nila si baby. So ito yung envelope ng Hello Baby. So guys, ngayong 36 weeks na ako, sobrang saya ko guys kasi baby is healthy at okay din ako, normal lahat. So nakalagay dito lahat. So nakalagay dito ayan, PDD 36 weeks na.
And nakalagay dito lahat yung anatomical survey. At lahat nandito guys, measurements, 2D calculations, lahat okay naman. Pinaka-natuwa ako nung nalaman ko kasi tinanong ko kung anong position ni baby sa tummy ko. Syempre, ayaw din natin alam niyo naman guys siguro yung breech baby, no? Ayoko din nang gusto ko talagang ma-push ko yung normal na panganganak kasi gusto ko talaga mag-normal. So sa awa ng Diyos guys, ayun, head down, nasa baba si baby, naka-position na daw si baby. Eh di ba pag 37 weeks, tuloy-tuloy pwede tayong manganak. Eh sabi naman ng OB sa hello baby, kapag manganak daw, lalo na pag first time ma'am, talagang siguro 39 weeks ganun. Hindi daw talaga nanganak ng 37, 38 pag first time ma'am ganun. Eh syempre dahil first time ma'am tayo, baka, di ba, abuti tayo ng September, ganun-ganun, or this month. Sana kung lalabas natin si baby, basta healthy siya at okay lahat ng ano niya. Eh, normal naman guys, pati yung placenta ko, okay siya, normal siya. Yung amniotic fluid ko, normal amount naman. Position, okay naman. Fetal body, okay naman, normal lahat. So, ayun guys, sobrang happy ko lang kasi sobrang okay si baby. Baby girl natin. At ayun, gusto ko magpasalamat sa Hello Baby Ultrasound, guys. Visit kayo sa Hello Baby Ultrasound kung gusto nyo ding makita yung tsura ng baby nyo. Last time pala napunta namin sa Hello Baby Ultrasound, July ba yun? Ganun. Ang ano pa niya, matsabi si baby, pero yung kanina na nakita namin siya sa 4D Ultrasound, grabe guys, sobrang taba ni baby. Papakita ko sa inyo picture dito sa side. Ayan, taba-taba ni baby, yung taba-taba ng cheeks niya. Tapos, nakikita doon na kahit sa 4D or 3D, ang tangos doon ng inong ni baby. Kamukha-kamukha siya po ng daddy. So, ayun, hanggang dito na lang guys yung update natin. At tignan na lang natin guys kung kailan ako manganak. So, update ko naman kayo. Papakita ko naman sa inyo lahat-lahat ng mga gusto niyong makita. Thank you so much!